Isa, so, hindi na umaga po sa ating lahat. So, nasa nga po ito na sa... So, hindi ko ako magsasalita dito na no, wala pong paintulog ni Pastor Ace. Lagi ko dapat yung paintulog ni Pastor Ace. Okay? So, okay na. Okay, so then... Ang message po natin ngayon is desiring the Word of God. Okay? Pwede natin buksan ang ating Bible sa 1 Peter 1. So, ayun yung sa page. Dito sa page 716 na lang. 717. First Peter 1. Diyan na po ba kayo? 717. First Peter 1 verses, hanggang ano po tayo? Kung magbuti po ng Second Peter 2. Second Peter 2, verse 2. Isa po natin magbasa sa 21. Diba, dyan na po kayo? Dyan na po kayo? Sabihin na lang po, opo or amen, kung nandyan na kayo sa 1 Peter 1. Sa page 717. Diyan na kayo? Si ano, wala assistant sila, Juliana. Hindi, doon pa kayo. Si Juliana, sana. Bigyan mo ba ito? Wala ko. Ay, Kaya ba, na po kayo? Yes. Okay, so, pasahin po natin sa verse 21 hanggang 2 Peter, 1 Peter 2, verse 2. Okay po, so, English na lang po para maganda. Alternate po tayo. Pagulat po lagi yung ginagawa natin, no? Sa pagbasa. Mauna po ako, susunod kayo. Sa huling verse po, sabay-sabay po tayo. Dala po? Yes. Ready? Who by him do believe in God that raised him up from the dead and gave him glory that your faith and hope might be in God. Kayo po sa 22. Seeing he have purified your souls and in obeying the truth through the Spirit and not on faith love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. 24 po. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass, to the grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Kaya po. Kaya nga. Ay, wherefore? Wherefore laying aside all envies, and all evil speakings, and these hypocrisies. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that they may grow thereby. So, no? Litin po natin yung 2, sabay-sabay po tayo. Ready? Go. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So let's pray for Lord. Maraming salamat sa opportunity po Panginoon na kapag-intusin po ako dito sa halahala. May gabay niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng wisdom. So let's pray po Panginoon. Kung po malalim niyo sa hita, ngunit maniniwa namin po kami sa pamamagitan ng mundo. May gabay niyo po kami sa pamamagitan. Sa araw na ito, sa pangalan ng Jesus, amen. Puna tayo muna sa verse 21. So,
Sinong ligtas na dito? Sino pa? Sino yung sigurado sa langit? Namatay. Sino? Naligtas. Paano kayo naligtas? Naalala niyo pa ba? Yun. May, kung kasunod naman nun, kung ano yung gagawin natin kapag ligtas na tayo. Diba? Yun yung sinasabi ni Pastor na mag-church tayo. Diba? Bakit tayo, bakit natin kailangan mag-church after maligtas? Bakit kaya? Diba? Para mag-grow din yung spirito natin sa Panginoon. Mas makilala natin siya ng lubos. Diba? Makilala natin siya sa kanyang salita nung tayo naligtas din. Yung sa sigurado natin yung langit, yun yung una. Kailangan yung malaman. Kasi kailangan natin salita ng Panginoon ay kailangan yung maligtas para mas lalo kayong malinawagan. Pag binasa nyo na yung Bible, binabasa nyo ba yung Bible nyo? Okay. Yun. Yung topic natin is patungkol sa pag-grow ng spiritual natin. Okay? So, sabi dito sa 21, na sa pamamagitan niya, ay nanampalataya sa Diyos na bumuhay sa kanya mula sa mga patay at binigyan siya ng kaluwalhatian. Sino yung niya dyan? Sabi nyo, nasa pamamagitan niya. Si Jesus, diba? Sa pamamagitan daw niya, tayo ay nanampalataya sa Diyos. Diba? Nung tayo ay naligtas. Yun na yun. At binuhay siya mula sa mga patay. Diba? Sa Romans 10:9 yun eh. At binigyan ng kaluwalhatian ng Panginoong pananampalataya mo, ay pananampalataya at pag-asa na huwag mo pa sa Diyos. Diba? So, nung naligtas tayo, naniniwala ba kayo sa Diyos? Nagtiwala ba kayo? Amen. Nagtiwala kayo, anong sabi niya pag namatay tayo? Saan doon tayo magpupunta? Sa langit. Sa langit, diba? Yun yung pangako niya sa atin. Hindi man ngayon, diba? Pero kung sakali man, mabangga tayo, pero what, yung mga sa atin, at least sa langit tayo. Kakasama tayo sa langit. So, let's verse tayo. Nakikita ang napadalisin ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pagdalima sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu sa di pa kunwaring pag-ibig sa mga kapatid. Ipakita na kayo, ito yung team na umiibig sa isa na may pusong dalisay. Yun na nga. Diba? Kasi nga, hindi tayo matuwid noon, naligtas tayo. Bago tayo maligtas, hindi tayo matuwid. Kailangan malinis muna tayo sa mga kasalanan natin. Pero sabi doon, nung naligtas tayo, nilinis na tayo ng Panginoon. Kung talagang tinanggap niya siya. Hindi naman mahirap yun, di ba? Kailangan nilang maniwala sa Panginoon. Nalinisin kayo. Sabi pa dito na, di pa kunwaring pag-ibig sa mga kapatid. Pakita na kayo tayo din na umiibig sa isa na may pusong dalisay. Kasi yung kapatid natin dito sa church, yan, kapatid yun eh, kasi ligtas na kayo. Pagkapalit niya sa langit, sa Espiritu, di ba? Kasi sa, pag dumating yung panahon, kayo rin yung magtutulungan, di ba? Kayo rin magtutulungan para mag-grow kayo. Kanyari, si kapatid, wala sa church, di ba? Sino yung wala ngayon, di ba? Balang araw, hihayain nyo na yun. Parang hindi ka na nagsisimba, di ba? Tutulungan natin siya ngayon na magsimba. Para mas makilala niya ang Panginoon. Mahirap lumakal mahirap kapag hindi mo kilala ang Panginoon ng lubos. Kailangan natin siyang mas makilala pa. So, ayun, nahinilig na kasi ako konti. Yun na nga. So, yung mga tao mo, yung mga kapatid natin wala sa church, sa tingin nyo, ano kayong ginagawa nila sa bahay? Ano kayong pinagkakabahala nila? Ano kayong pinagpalit nila sa simbahan? Diba? Pero ang iba, actually wala naman talagang valid reason para lumiban ka sa church. Wala. Kahit ang isipin mong rason, wala kang mararason. May project po ako. Meron po kami groupings eh. Importante po ito, bukas na yung Diba? Pwede mo naman gawin after ng church. Hindi naman 24 hours yung preaching sa church eh. Umabot pa ng 24 hours of preaching ni Pastor dito, tala Sir James. Mm-hmm. Diba hindi naman eh, minsan 30 minutes lang per 1 hour, diba? Ganun lang naman katagal yung ibigay mo sa Panginoon. Tapos yung whole week mo na yun, diba? Ngayon sa isang buong linggo mo, yun na yun. Sa status mo sa school. Diba? Pero bigay mo naman sa Panginoon yung isang oras mo para sa Panginoon. Okay?
na naging ipinanganak na muli, being born again. Yan, kung naalala nyo, di ba? So lahat po ng tao, anak ng Diyos? Hindi, di ba? Sabi dito, being born again, ay panganak tayo magmuli nung tinagap natin ang Panginoong Yesus. Di ba? Ano to, ODM? Paano may papanganak ng muli? Babalik ba siya sa tiyan ng mama niya, tapos papanganak ng muli? Hindi, syempre, di ba? Pero si Nicodemus eh, sabi niya kay Jesus, pwede ba yun? Bumalik ulit ang isang tao sa sinapubuhay ng kanyang ina? Hindi, okay. So, ibig sabihin lang nito is yung spirito natin. Di ba? Nung tayo hindi ligtas, yung spirito natin patay. Kasi yung spirito natin ngayon, na buhay, na tinagap natin ang salita ng Diyos. Di ba? Siya ngayon yung kumakausap sa Panginoon kapag tayo nagdadasal. Diba? May panganak ng muli, hindi sa nasisirang binhi, kundi sa di nasisira. Pinanganak tayo dun sa, kasi yung, diba, nung di pa tayo ligtas, saan tayo mapupunta nung pag namatay tayo? Saan tayo mapupunta nung pag namatay tayo nung di pa tayo ligtas? Sa impyerno. Ngayon na tinagal natin ng Panginoon, saan na tayo? Langit. Nawawala ba yun? Hindi, di ba? Sabi nga, everlasting, may hangganan ba? Wala. Okay? Sabi, hindi nasisira, hindi nawawala. Incorruptible. Na nabubuhay ng pamalagi, magpakailanman. Yun na nga yun, di ba? Abideth forever, nananatili siya. Okay? Sabi pa dito sa 18 nata yun eh. Corruptible. Sabi kasi ng corrupt, parang ano, nasisira ka dito sa Tagalog. Diba? Pero dito sa 18:12 basahin, sabi dito, sa Tagalog na lang, yamang nalalaman ninyo na kayo ay hindi tinubos ng nasirang mga bagay, gaya ng pilak at ginto, wala sa inyong walang kabuluhang. Ito ba yan? 18? Ito. Ito lang. Yun niya, sa hindi niya yung corruptible things sa taga, sa English nakalagay. Diba? Hindi daw tayo naligtas doon sa pamamagitan ng pilak at ginto. Ano ba yung sabihin nun, diba? Kaya nga nung naligtas tayo, humingi ba sa inyo ng pera? Humingi ba sa inyo ng pera nung naligtas kayo? Diba hindi? Ano lang kailangan nyo gawin para maligtas kayo? Tanggapin yung ano? Buhay na wala hanggan, di ba? Sa pamamagitan, ay sa, ayan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng, ano, ng walang kapalit ng kaligtasan natin. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti or kung ano man para maligtas tayo. Sabi dito sa 19, sabihin niya, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang bati. Diba? Doon tayo naligtas. Si Jesus mismo yung nagligtas sa atin sa impyerno. Sabi dito ba, siya daw ay walang bati or without spot, walang kapintasan. Kasi hindi siya madumi. Diba? Kasi ang Panginoon ay righteous. Ikasala ba ang Panginoon, Julia? Hindi, di ba? So, siya yung karapat-dapat. Siya yung precious love, nakalagay dyan. Precious blood. Precious blood of Christ as a lamb without blemish. Kasi na unang panahon, para malinis yung kasalanan nila doon sa Old Testament, kailangan pa nila mag-offer ng lamb. Di ba? Without blemish. Alam niyo yung blemish? Diba may kambing dyan? Kailangan i-offer nila yung kambing, ano, purong puti. Walang sakit, walang kung ano mang kulay. Yun yung kailangan nilang gawin. Pero dito sa New Testament, naligtas tayo kasi andun na yung pinaka-perfect lamb. Si Jesus mismo yun. Diba? Siya yung namatay para sa atin.
Sabi doon, di ba? Niligtas niya sa libutan sa pamamagitan ng sabi doon sa John 3:16. Di ba? So dito, saan na tayo kanina? 22, di ba? 24. So 24 na tayo. Nagigets niyo ba ako? Sabihin niyo lang kung ano. Okay, sabihin niyo lang kung malabo si GDM. Sera lang ako eh. So, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kalulatian ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ito ay nalalaglag. Kinumpara pa dito yung laman sa damo. Diba? Alam niyo yung damo, diba? Ayan. Maraming damo dito. Sabi dito, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Yung sabihin nun. Sabihin, tayong mga tao, mamamatay rin tayo balang araw. Diba? Kaya mas mabuti pang alamin natin saan magpupunta yung kaluluwa natin pag namatay tayo kasi hindi tayo magtatagal dito sa lupa. Diba? Dapat dun tayo mag-focus dun sa hindi nawawala. Saan yun? Sa langit. Mag-focus tayo dun. Sabi pa kasi isang birds, set your affection on things above. Diba? Anong verse yan? Colossians. Colossians 3:2. Diba? Sabi dito, set your affection on things above, not on things on the earth. Diba? Huwag mong pansinin yung mga nasa sa mundo. Sabi dito. I-set mo yung affection mo, sabihin ng affection dito sa pagmamahal. Mahalin mo yung panting sa bag, yung sabihin ng panting sa bag yung sa langit. Okay? Na panting sa the earth. Ano ba yung mga bagay na sa mundo? Diba? Kayamanan, bahay, sasakyan, ano pa? Magagandang damit. Lahat yan mawawala eh. Diba? Hindi mo naman madadala sa langit yan. Kaya mag-focus ka doon sa langit. Ano nga yung ipunin mo? Reward. Diba? Yung reward na iipon lang yan kapag nililigod ka na sa Panginoon. Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Wala? Okay na yung taga San Mateo. Sino sa daily exam? Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Yan. Amen. Diba? Kailangan natin yan. Diba? Kasi kung puro ka lang makamundo, puro makamundo lang iniisip mo, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa kaluluwa mo. Diba? Kailangan mo magtunay ng pansin yun sa langit. Diba? Kasi balang araw, sino magbubuwa sa atin? Ang Diyos, diba? Balang araw, babalitin tayo sa Kanya. Diba? So, bakit dito sa lupa, hindi na natin gawin yung paglilingkod sa Kanya? Okay ba? Ngayon pa lang sa lupa, maglingkod na tayo. Para pag nasa langit, happy-happy na lang tayo. Diba? Mahirap man dito, kaya nga kami, diba? San Mateo pa kami? 2 hours yung biyahe. Nag-isip pa ako kahit nakuyot ako ng gabi, araw-aral. Hindi. Kailangan maglingkod sa Panginoon bukas. Wala. Wala nang magagawa. Gising tayo. Okay? Kasi parang si Juliana ay naantok eh. Gising, Juliana. Okay, diba? So, yun. Kailangan namin gumising maaga para sa Panginoon. Diba? Salamat din sa inyo kasi di na kami nahihirapang sunduin kayo. Ibig sabihin, nakaserve din yung affection nyo sa, ano, sa Panginoon. Diba? Hindi sa mga mundo. So, yung iba, instead na mag-church, nagsiserve po lang sa bahay. Eh, may ginagawa ko eh. Yung ginagawa mo, nagsiserve po. Diba? May mga ganun akong kaibigan. Pagdating sa basketball, ayaan ang basketball or swimming. Ayun, active! Grabe, diba? Mas gugustuhin pa nila yung kasayahan dito sa mundo kaysa dun sa kasayahan sa langit, diba? Anong mas masaya? Kasayahan sa langit o dito sa lupa? Sa langit, syempre. Sa langit, walang katapusan yung kasayahan dun. Dito sa lupa, may hanggangan eh, diba? Kaya rin, nalagawa lang sa kung anumang patimpalak yan. Ikaw daw pinakamaganda sa palay-palay. Ano ngayon, pag tumanda ka, ikaw pa ba yung pinakamaganda? Yeah. Hindi na, diba? So, hindi natin kailangan yung mga ganung bagay para sa Panginoon. Amen?
Kasi nga tayo ay mamamatay rin gaya ng damo. Malalanta, mawawala. Diba? Okay, sunod natin. Natapot ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman at ibang salita na pamamagitan nito ang Ebanghelyo. Okay, diba? Nananatili daw yung salita ng Panginoon. Diba? Kasi nga yung langit, di nawawala, yung salita pa kayo ng Panginoon. Itong Bible, ilang years na ito eh. Diba? Na-preserve pa. Kasabihin ng iba, hindi daw preserve. Siyempre, preserve yan, sabi ng Panginoon. Para yung mga susunod yung generation, alam din kung paano sila maliligtas. Diba? Ganun lang pabuti ang Panginoon eh. Patas naman siya sa lahat eh. Pero kailangan mo na lang siyang sundin. Unawain mo siya. Paano mo siya unawain? Basahin mo yung Bible mo. Diba? Hingi ka muna ng wisdom sa kanya bago mabasahin yung Bible nyo. Pray kayo muna. Para pag nabasa nyo, hindi man lahat, maintindihan nyo. At least, may maintindihan kayo. Ganun na naman nagsisimula eh. Diba? Yung batang Kristiyano, sabi pa nyo sa trio, as newborn babes. Diba? Yun lang, patuloy lang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Huwag nyo ibahin yung isip nyo. Diba? Diyan nyo lang ihintay nyo. Diyan nyo lang ihintay nyo yung sarili nyo, salita ng Panginoon. Okay ba? So, wala tayo. Kaya nga itubiyang lahat ng malisya at lahat ng panglilinlang at mga mapagpaimbabaw at mga igit at lahat ng masasamang pananalita. Diba? Sabihin niyan, ano lang yan ha? Alisin niyo na sa inyo yung malisya. Alam niyo ba yung malisya? Alam niyo ba yung malisya? Alam niyo yung malisya, malis? Sino may alam? Diba? Sabihin lang yung malisya yung binibigyan mong kulay yung hindi naman dapat bigyan ng kulay na sa sinabi. Parang gusto mo may masaktan kang ibang tao, ganun. I-guess niyo ba? Ginagawan mo siya ng kwento, hindi naman totoo. Yun yung mali siya. Alam niyo na? Yung walking CCTV? Siguro. Diba? Pero hindi. Pero yung mali siya talaga, yung gusto mong gawan ng saktan yung iba. Yun na yun. Diba? Tama ba yun? Hindi. Diba? At sabi dito, lahat ng panlilinlang, ano yung panlilinlang? Manlulo ako. Diba? Matulad sa kaligtasan, sabi nung iba, sige, gumawa ka ng mabuti. Gawin mo na lahat. Tama ba yun? Yung mga kailangan natin gawin para maligtas tayo? Diba hindi natin kailangan gawin yun? Ang kailangan natin gawin is tanggapin ang salita ng Panginoon. Tama? Tanggapin lang natin. Diba? Kasi nga, siya na yung naghirap, kailangan na lang natin tanggapin. Diba? Kasi kung tayo magbabayad, dun saan natin pagbabayaran? Sa impyerno. Diba? Gusto niyo ba mamunta sa impyerno? Hindi. Kasi ligtas na kayo eh. Diba? Sabi dito, at mga magpapaimbabaw. Alam niyo yun, yung book ito? Naturo na yung pastor dito, yung hypocrites. Yung book ito. Ibig sabihin, mapagpanggap. Alam niyo yun, nagpapanggap lang. Yun na nga, parang ano rin, kunyari, Kristiyano daw sila, hindi naman pala. Diba? Kunyari, dala nila yung salita ng Panginoon, mali naman pala. Diba? Okay na yung mali, yung tinatama, kesa yung tama, yung minamali. Okay? Diba? Ganun ba tayo sa bahay? Kunyari, tama tayo, minamali tayo ng magulang natin. Ganun ba? Hindi, diba? Tayo yung tinatama pag nagkakamali tayo. Sunod natin. Ito na tayo sa tuwag. Gaya ng bagong silang ng mga sanggol, ay nag-isinutunay na gatas ng salita. Okay? Upang kayo nawa ay lumago sa pamamagitan nito. Ano yun? Ano yun? Ano ko, binangyari na dyan eh. Okay, so saan na? Sa 2, gaya ng bagong silang ng mga sanggol. Kaya nga, di ba nung naligtas tayo, yun yung araw ng kapanganakan ng Espiritu natin. Born again. Okay, hindi yung sa ano ah. Yung sinabi ko kanina na babalik siya sa... Hindi. Espiritu lang, okay? Ngayon, nung tinagap niyo ang Panginoon, binuhay magmuli yung Espiritu niyo. Okay? Kasi patay yan dati. Wala kayong connection sa Diyos eh. Ngayon may connection na kayo sa Diyos. Sabi pa dito, naisim nyo, desire. Diba? Yung salita niya, ang tunay na gatas ng salita. Kasi diba pag bata, anong kailangan ng bata? Gatas, diba?
Pag may bata na ba kayo nakita na kumakain agad? Wala, diba? So, sabihin lang nito, yung kaya lang niyang kainin muna. Diba? Gatas. Para, habang nagpapatuloy siya, sabihin ito, that they may grow great. That he may grow thereby, habang tumatanda kayo, lalo kayong lumalalim sa salita ng Panginoon ngayon. Lalo nagde-deserve pa sa puso niyo na kilalarin siya at alamin yung salita niya para mapaglingkod tayo ng maayos. Tama? Amen? Amen. Okay, so, ganun lang. Diba? Di natin maintindihan, nandito naman yung church. Punta kayo. Diba? So, may iba naman eh. At it's a goal naman eh. Diba? Gusto nyo. Kasi sa church nyo lang, makikita yung sa church nyo lang maintindihan yung hindi nyo maintindihan. Siyempre, may ano rin. Sa church din, tumitingin na tayo sa church, di ba? E paano kung mali pala yung tinuturo nila? Hindi yung church hindi ligtas. Hindi ligtas yung mga miyembro. Hindi rin ligtas yung tagapagturo. Kung yung church ba kayo sa ganun? Hindi, di ba? Hindi nga sila sigurado sa langit eh. Saan tayo dadali ng mga yun? Diba? Hindi tayo dadaling sa tama. Okay? Dito tayo sa church na nakaintay talaga sa tuwi na salita ng Diyos yung mga ligtas. Diba? Kasi iba, lingkod daw sila ng Diyos, hindi naman ligtas. Eh, alino sa Bible ng kaligtasan eh. Alino sa Bible ng salvation. Bakit hindi nila alam? Kasi iba naman, minamali pa. Iniiba pa yung kaligtasan. Diba? Katuloy nga sinabi ko, yung gumawa ng mabuti. Hindi nga pwede. Kasi hindi tayo nakapos sa kalulatian niya. Okay? Hindi natin kayang maabot yun. Kahit 99%, tapos gusto niya 100, wala. Apos tayo. Diba? Okay, so, pila tayo? Okay, sa 2 mo na. Yun. Magpatuloy lang tayo, desire lang natin. Paano yun? Iinumin niyo ba yung Bible? Siyempre, hindi, babasahin niyo yan. Diba? Kahit New Testament lang yan. Nandiyan pa rin sa lira ng Panginoon. Diba kasi sa atin eh, lalo na sa bahay, New Testament lang, may nanghihingi sa amin ng Bible, sabi sa amin. Ay hindi yun, alam yun, bagong tipan lang yan eh. Kaya na Bible pa rin ito eh. Diba? Basta dito sa lira ng Panginoon, ito yun. Ito yung word niya. Okay? Na dapat natin i-desire. Para tayo ay lumago. Sabi, hindi daw. Kasi ano lang yan? Bible ba yan? Bible yan. Yung salita ng Panginoon eh. Diba? Basta tama. Okay? Translation. Kasi baka may mali eh. Diba? Inaalam pa rin natin kung ano yung tama at mali. Okay? Kasi hindi pwede hindi natin alamin yung mali tsaka yung tama. Maliligaw tayo nun. Makapag-use din tayo. Diba? Katulad na lang nung ano, kanyari. Sabi ng Panginoon, ayaw sa bakla. Tumboy. Kakaibiganin niyo ba yung mga gano'ng tao? Hindi po. Hindi naman eh. Ano lang yun, yun talaga yung friendship namin. Ganun talaga kami magkaibigan. Nagkikiss. May ganun bang babae? Dalawang, kayo ba? Di ba magkakaibigan kayo? Nagkikiss ba kayo? O hindi. Di ba? So hindi tama yun. Iba na yun. Kapag kinikiss ka na ng kapwa ng babae. Nakita niyo ba kami naging Christian, nagkikiss? Diba? Hindi tama yun. Ayun ang Panginoon sa bakla eh. Diba? Kung naalala niyo sa Sodom and Gomorrah, preaching ni Sir James sa Genesis. Diba? Binawi lang sila ng bolang apoy. Pwede siguro mga sa atin. Yung mangyari yun. Pero, sa impyerno sila magpupunta, mga bakla, okay? Pero yung mga pagbata pa yan, pagbata pa siguro yung mga, pagbata pa yung ano lang yan, nalilito lang, okay? Kasi, maraming influensya yung Facebook eh. Sa Facebook yan, or sa friend, sa mga kaibigan, sa personal, okay? Pwedeng ganun. So, yun. Dama ko magbunta sa sinabi ko. Okay? Kung gayon niya, ay natikman ninyo ang Panginoon ni mapagbiyaya. Okay, mapagbigay ba ang Panginoon? Amen. Amen. Diba? Di nga namin alam na itong halala talaga eh.
Kasi naalala ko dati, pinag-uusapan ng ni Sir James, ni Pastor, yung lupa. Paano nga pag nagka-lupa ng malaki? Ang mga gagawin. Diba? Tapos biglaan. Nag-uulat kami, nag-chat lang ang Pastor. May lupa pinapahiram sa hala-hala. Diba? Naisip ko agad, doon ba yan? Parang mahati yung church. Mamimiss ko yung ibang mahati. Yung pala hindi naman. Diba? Misaitan lang. Pero, kinabaan. Kasi layo ng halahal eh. Diba? Di ko alam kung papayagan bawat ng magulang ko. Kasi minor pa lang ako nun eh. Ngayon, 18 na ako. Ano sila magawa? Ikaw na. May magagawa pa rin sila sa akin. Okay? So, sabi dito, that ye have tasted that the Lord is gracious. Ano, di na kayo magpapatuloy? Nabiyayaan lang kayo ng isang beses, di na kayo magpapatuloy? Patuloy pa rin kayo. Kasi, tuloy-tuloy yan eh, yung biyaya ng Panginoon eh, reward. Diba? Lalo na sa langit. Diba? Kung dito sa lupa, mahirap tayo, sana sa langit, mayaman tayo. May bahay tayong malaki doon. Diba? Doon tayo nagsisiya. Diba? Hindi lang yung puro pasarap sa buhay. Diba? Pupukulang, ligtas naman ako eh. Kailangan ko ba mag-church? Hindi na. Sa langit naman ako pag namatay eh. Diba? Kahit hindi na siguro. Pero mas maganda mag-church ka. Diba? Bakit naman yung ligtas ka nga? Kung walang sa bahay, nakaupo. Diba? Tsaka pag nasa church tayo, dapat active. Diba? Dinedeserve nga natin eh. Kaya yung mga ano ng church namin, discerning word, dinedeserve natin yung salita ng Panginoon. Diba? Talagang hinahalugog natin yung Bible. Diba? Inaalam natin yung detail by detail. Hindi tayo, kapag mayroong nagkamali dyan, inupuntarya agad. Tinatama. Diba? So hindi natin pinapalagpas yung kamalian. Okay? Kung ilang minutes na dyan, para mabilis. 32. Dito ba yan? Sabi dito? Ito, support na tayo, diba? Tama ba? Mas support na nga. Sa kanya yun, support. Sa kanya ay lumapit gaya ng isang buhay na bato, hindi siya alam. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Diba? Sino yung living stone dyan? Si Jesus. Diba? Si Jesus yung living stone. Pero yung iba, sabi dito, disallowed indeed of men. Meron pa rin tumatanggi sa kanya. Diba? Katulad na lang yung kapag ano, disallowing kami. Diba? Yun naman, naglalaba ako, aalis pa ako, may niluluto ako, may birthday. Diba? May gala. Oh, may gala. May bisita. Diba? Sabi mo sa church kung ano man yan. Diba? Kasi ito na nga lang yung paraan natin para mag-grow yung espiritu natin eh. Diba? I-cherish na rin natin to. Yung opportunity na hanggang na malaya pa tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi balang araw, pag babawalan yan, di ba, magtatago na tayo. So, the next case of revelation. Pero di natin alam eh, kung kailan mangyayari yun. Di ba? Kaya hanggat, may pagkakataon pa tayo, mag-aaral ng salita ng Panginoon, aralin natin. Okay? Lalo na itong bata pa tayo. Di ba? So, maganda, maaga pa lang, makakilala na natin ng Panginoon. Maunawa natin yung lahat ng gusto niya, lahat ng will niya, at doon tayo mag-grow. Amen ba? Yeah. Okay, so, doon siguro tayo tapos. So, yun lang. So, salamat sana, may nakuha kayo. Ay, kinakabahan ako. Okay. So, yun lang. Let's pray. Lord, maraming salamat sa araw na binigay sa aming Panginoon. Sana patuloy po namin i-serve yung salita at mag-grupo kami. Yun lang po. Pag-alangis, Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Amen.